Hey, what's up guys? What's up mga ka-aro? Welcome back dito sa ating YouTube channel. So in this episode, isi-share ko lang sa inyo itong motor na ginawa natin dito sa shop. And so andito tayo ngayon sa KMD Automotive Detailing Shop dito sa Malabon. Dun sa mga nagtatanong sa inyo saan tayo located, yes, dito po tayo sa Malabon, okay? What we have here is an Aerox 155, as you can see. Now, dun sa mga nagtatanong kung magkano ang rate natin, depende ang rate sa condition ng motor, sa anong klaseng motor, so hindi siya standard, kumbaga. So you have to let me know kung anong klaseng motor ang paggagawa. So that is why, most of the time, hinihingi ko ang picture ng mga motor na ginagawa dito sa shop para alam natin kung anong klaseng problema ang hinaharap natin. Anyway, so pakita ko nga sa inyo itong motor na ginagawa natin, ano? Okay, as you can see, the color, ito ay itim. But it's a matte black colorway, guys, sa mga karo. Napakaganda, actually. Okay. Nung dumating ito kanina, medyo, you know, maraming gas-gas, maraming mga kailangan ayusin. But after some elbow grease, kumbaga, effort para linisin ang singit-singit ng motor na to. And here we go. We have a really nice finish, good-looking na klase ng motor na nasa harap natin, guys. Okay? Now, to start with, dito sa kanyang headlight, as you can see, napakakinis. Alright? And then, matte color to, so hindi siya nangihintab, as you can see, pero mamaya makikita nyo, may part dyan na glossy na ginawa rin natin. Anyway, dito may isang gasgas dito. These are the kind of scratches na hindi po pwedeng matanggal na, especially for matte colors. Kasi ang problema sa matte, especially for dark matte colors, mahirap silang or hindi dapat sila binabuff or ginagamitan ng rubbing or polishing compound kasi ang tendency na mamumuti sila. So pagka puti, normally pwede naman, pero for black, it's a no-no. Ayan. Syempre, yun, matte, for most part of this motorcycle, matte, actually. Okay, may mga ilang parts lang, like I said, na glossy, like here, as you can see, kanina nung makita ko to, maraming mga light scratches, maraming mga kamot, gawa ng syempre, gumagasga sa mga tuhod or sa mga pantalon. And this is really prone para sa mga gasgas. So, kung kaya nyong effort, guys, sa mga ka-araw, meron kayong ganitong klaseng motor na, you know, this kind of motorcycle kasi design na talaga nandito yung tuhod natin. So, gasgasin talaga to. Kung kaya nyong ma-afford na ipa-PPF, then go ahead. You may, you may spend some money para talagang protektahan to. Because even with ceramic coating, I tell you, kung may nagsasabi sa inyong, you know, ceramic coating ay super tibay at hindi pwedeng magasgas, that is a lie. Okay? Isang kasinungalingan yan, guys, sa mga karo. Kaya maniniwala doon. Okay? Anyway, so here, syempre, mga plastic. Ayan, as you can see, medyo crisp. Mas maganda ang kulay. Mas matingkad ang pagkakaitim. Most of here, plastics din. Even dito, nilagyan natin ng ceramic coating yung mga yan. Alright? Lahat, mga plastic. Ayan. Here also, syempre, tinanggal natin yung kanyang windshield nandun para ma-access natin tong part na to kasi natatakpan to, diba? Dito, as you can see, napakaganda rin. Alright? May mga steel scratches na nandito. Good thing it's the sticker, so pwedeng palitan yan. But anyway, nilagyan natin lahat yan. Nilagyan natin ng coating para, you know, protected. Alright? Here also, ayan. Kanina, basta maraming kamot to eh. Actually, meron pa rin dito. Kaso, hindi po pwede nating tanggalin ng todo. Kasi, nung sinukat ko, yung thickness nito, manipis na. So, hindi na po pwede. Okay, hindi mo siya pwedeng pwersahin kasi mauubos to. So, kasi even dito, guys, at mga ka-araw, may mga scratches. Kasi nga, malamang sa malamang, sinasabitan ng, or nilalagyan to, pinapatungan ng kung ano-ano, pag namimili siguro from palengke, kaya marami mga scratches dito. Okay? Yung rubber matting dito, tinanggal para ma-access to, para malinis. Pero yan, lahat to may ceramic coating yan. And even yung mags natin, meron din. Siyempre, hanggang sa likod, meron din yan. Okay, this one also, itong cover ng radiator na to, meron din ceramic coating. Definitely, as you can see, napakaganda ng kulay, guys, at mga ka-araw. Alright, dito rin syempre, na ceramic coating yan. So, just like I said, you know, for the most part ng motor natin,
may ceramic coating yan, pretty protected. But again, I still would like to say na pag-ingatan pa rin natin, i-maintain ng maayos, okay? Kasi nga, ang ceramic coating po ay hindi bulletproof. Kung may nagsasabi sa inyo na talaga napakatibay ng ceramic coating na parang, you know, position sa inyo, ay talagang super tibay kahit na pro ceramic coating. Pag-usapan natin yan, bakit may mga murang ceramic coating at may mga mahal na ceramic coating in the next few videos natin. Kasi maraming nagtatanong tungkol dyan. So, importanteng maintindihan nyo bakit may mahal at may mura na ceramic coating. And syempre tayo bilang nagtitipid, pipiliin natin yung mura, pero the expectations really high, and yet, ang katotohanan eh, pag mura, like what they say, you get what you pay for. Ayan. Anyway, so again for the rates, gusto nyo mag-inquire, sa mga patuloy na nag-inquire sa atin, napakarami nating nag-inquire from Cavite, eh medyo malayo nga naman. So sabi ko, kung Cavite kayo, mas mabuti siguro pagawa nyo na lang dyan. Kasi mahirap din naman paggawa sa pagkalayo-layong lugar pareho ng sa atin dito sa Malabon. So most of the time our customers ang gagaling dito sa Malabon. Salamat sa mga dating mga customers natin at sa pagtangkilik ng ating ating mga produkto. Like dun sa mga nagtatanong anong pang-maintain nito after i-ceramic coating, meron tayong trim restorer. Kung nagpagawa kayo ng ceramic coating sa labas, you have a matte colored na motor, pwedeng-pwede nyo gamitin to. It's a trim restorer. 120 lang po ito. Hindi ko lang naayos, pero ayusin natin ang, or lalagay ko na siya sa Shopee at Lazada. O Shopee, medyo familiar na ako, pero Lazada, tignan ko. Magic Gatas naman, guys, at mga ka-aro, will be available on Shopee also in the next few days. Ito naman for the glossy materials, pareho nang nandito. Okay. Gamitin nyo tong mga material, yung mga chemicals na to, or mga agents na to, you know, protectant na to, siguro mga kahit mga twice a month, pwedeng-pwede na. Thrice a month, you know, bahala kayo. But this is, these are the products na ginagamit ko sa sarili, sa aking sariling motor at, you know, sasakyan. So, yeah, basically that's it muna, guys, at mga ka-aro. If you have any question about, again, service, the product, maglalabas pa tayo ng mga ilang product pa. So, yun muna, guys, at mga ka-aro. Any questions, feel free, put them in the comment section below. Thank you so much for watching. And until next time, guys, at mga ka-aro. Bye for now.